Magandang buhay! 15 serye na sa 15 minutong video. Kaagapay mo ako sa iyong pagkatuto. Nandito tayo ngayon sa ika-apat na markahan, ika-limang aralin. Pagmumungkahi ng mga angkop na solusyon sa mga suliranin. Ako si Ginang Priscilla Emily Cupa, ang inyong guro sa Filipino ng ikapitong baitang. Paalala, ang 15 serye ay maingat na binuo upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ito ay nakabatay sa module na naibigay sa iyo. Ihanda mo na ang iyong ballpen, kwaderno, module at sagutang papel. Umupo sa lugar kung saan ikaw ay komportableng makapag-aaral. Bago nga ang lahat, nandito ang layunin ng ating aralin. Nagmumungkahi ng mga angkop na solusyon sa mga suliraning narinig mula sa akda, natutukoy ang mga suliraning nakapaloob sa nabasang akda, nakapagbibigay ng mga mungkahing solusyon mula sa suliraning narinig mula sa akda. Inaasahang makakamit mo ang mga ito pagkatapos ng ating aralin. Kaya galingan mo, ha? Dumako nga tayo sa subukin. Bago ipagpatuloy ang panonood sa video lesson na ito, siguraduhin tapos mo na ang subukin. Gamitin mo ang sagutang papel na inihanda ko para sa iyo para sa pagsagot mo mula sa subukin hanggang sa karagdagang gawain ng module na ito. Pwede mong i-pause ang video na ito at gawin mo na ang subukin. Tingnan natin kung ilan ang makukuha mo sa panimulang pagsusulit na nakahanda para sa iyo. Ilan kaya ang nakuha mo sa subukin? Kung nakakuha ka ng mataas, aba, dadagdagan pa natin ang iyong kaalaman sa module na ito. Kung nakakuha ka naman ng mababa, huwag kang mag-alala. Tiyak kong gagaling ka pagkatapos mong pag-aralan ang ating module kasama ako. Kaya naman, pag natapos mo na ang subukin, ipagpatuloy na natin ang pag-aaral sa module 5. Tara na! Tumako nga tayo sa balikan. Masasalamin sa kasaysayan ng Akdang Ibong Adarna ang mga natatanging kaugalian at pagpapahalaga ng mga Pilipino tulad sa mataas na pagtingin o paggalang ng mga anak sa magulang. Aba, kailangan nga nating igalang ang ating kapwa, ang ating mga magulang, lolo, lola, tita, tito. At syempre, ang iba pang tao kailangan nating igalang. Dahil sa totoo lang naman, gusto din nating igalang tayo ng ating kapwa, hindi ba? Kaya naman, kailangan mong ilapat sa iyong tunay na buhay ang mga mabubuting kaugalian na ipinapakita ni Don Juan sa kanyang mga kapatid at syempre sa ibang tao. At kailangan nga nating gawin ang gawain 1. Basahin at unawain ang pahayag na nakapaloob sa disenyong grapiko na ipinapakita ko. Ito ang gagawin mo. Ilalagay mo sa kahon ang patungkol sa mga suliraning humahadlang sa mataas na pagtingin o paggalang ng mga anak sa magulang. Madali lang ito. Isipin mo lamang kung ano kaya ang mga nagiging problema sa tahanan ninyo. Maaari mo bang ibahagi sa atin dito sa gawaing ito? Ngayon, magbibigay ako ng mga halimbawang sagot pero pipiliin mo kung alin sa kanila ang pwedeng isulat sa kahon. Ang mga pagpipilian ay maalalahanin ang aking ina sa lahat ng oras. Inuuwian ako ng aking tatay ng masarap na tinapay. Hinahayaan nila akong maglakwat sa kahit gabi. Tinutulungan ako ni inay sa mga mahihirap na aralin ko. Bibigyan kita ng 20 segundo. Ayan, alin kaya sa apat ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay ang ikatlong kahon, aba magaling! Tama ka! Tila alam mo nang tukuyin kung ano nga ba ang tinatawag na suliranin. Kung gayon, kapag hinahayaan ka ng magulang mo na maglakwat sa kahit gabi, maaaring humadlang ito sa mataas na paggalang mo na dapat ibigay mo sa iyong magulang. Siyempre, inaasahan natin na ang magulang dapat binabantayan at itinuturo tayo kung ano ang tama. Hindi nila tayo dapat pabayaan.
Pero mga anak ha, anuman ang pagkukulang ng ating inay o tatay, dapat pa rin natin silang igalang. Nagawa mo ba ng maayos ang balikan? Kung gayon, dumako na tayo sa tuklasin. Mayroon kang kailangang basahing mga piling saknong mula sa ibong Adarna. Ang pamagat ng bahaging babasahin mo ay ang bunga ng inggit. Makikita mo ito sa susunod na pahina ng iyong module. Pero bago natin puntahan ang ating natatanging kwento ngayong araw, alamin muna natin kung ano ang ibig ipakahulugan ng pagmumungkahi at suliranin. Ang pagmumungkahi ay ginagamit kung may ideya ang isang tao na nais sabihin sa iba. Ito ay nagbibigay ng sariling palagay upang makatulong o makapag-ambag sa isang sitwasyon. Tinatawag din itong payo, palagay o ideya. Kailangan maingat tayo sa pagmumungkahi. Pag-isipan munang mabuti upang matiyak mo na makakabuti ang payo mo at hindi makakasama sa iyong kaibigan o kapwa mo. Alam ko magaling kang magmungkahi dahil marami kang kaibigan. Huwag kang matatakot magbigay ng mga mungkahi sa kanila ha? Kasi hinihintay din nila ang mga ideyang maaari mong ipayo sa kanila tuwing sila ay may problema. Ang mga suliranin naman ay tumutukoy sa mga problema o sitwasyong hindi kaaya-aya, hindi kasiyasiya o hindi kanais-nais na kailangang malutas o maitama. Kung minsan naguguluhan tayo sa mga suliraning hinaharap natin. Pero sabi nga nila, normal lang ang may problema. Harapin mo ito upang masolusyonan mo. Huwag mong ugaliing talikuran ang problema mo ha, kasi baka mamaya hahabulin ka niyan. Naunawaan mo na ba ang pagkakaiba ng pagmumungkahi at suliranin? Ngayon naman, puntahan na natin ang mga piling saknong ng Koridong Ibong Adarna. Narito ang inihanda kong slideshow para sa ating Ibong Adarna, ang bunga ng inggit. Manood at matuto. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento? Aba, tingnan nga natin kung natatandaan ninyo ang mga pangyayari ng napanood ninyong bahagi ng Ibong Adarna. Maglalaro muna tayo ha! Magbibigay ako ng mga tauhan at pipiliin ninyo kung sino sa kanila ang tinutukoy ng mga pangungusap. Gawin na natin! Magbibigay ako ng 5 segundo. Pinangunahan niya ang pambubugbog kay Don Juan. Sino ang sagot mo? Si Don Pedro ba? Aba, tama ka! Si Don Pedro ang nanguna sa pambubugbog kay Don Juan. Kinausap niya si Don Diego upang pagplanuhan nila kung paano nila mabubugbog ang kanilang kapatid at makuha mula sa kanya ang Ibong Adarna. Sino naman ang ayaw umawit para sa kamahalan? 5 segundo! Alin sa kanila ang sagot mo? Si Don Diego ba? Si Reyna Valeriana o ang Ibong Adarna? Ibong Adarna? Tama! Ayaw niyang umawit sa kamahalan dahil hinihintay pa niya ang tunay na nagmamay-ari sa kanya, si Don Juan. Puntahan naman natin ang susunod na item. Hinayaan niyang mabugbog na lamang siya. 5 segundo! Sino sa kanila ang sagot mo? Si Don Juan ba? Aba, tama ka na naman. Si Don Juan ay nagpakumbaba lamang at hinayaang bugbugin lang siya ng kanyang mga kapatid. Ay, nakakalungkot. Dahil sinaktan siya ng kanyang sariling kapatid at halos mamatay na siya sa pambubugbog nila. Sana wag nating gagawin yan sa ating mga sariling kapatid o kahit sino pang tao. Ang pagplanuhan ng masama at agawin kung ano ang meron sila. Dapat makontento tayo kung ano ang nakuha natin o kaya naman kung ano ang narating natin. Huwag tayong maiinggit dahil yan ay magbubunga ng kasamaan sa atin. Nagawa mo ba ng tama ang 3 item? Mahusay! Nagawa mo nga. Madali mong nakuha kung sino ang mga tauhan na tinutukoy ko dahil talagang inunawa mo ang kahulugan ng ating kwento.
Dumako nga tayo sa susunod na gawain. Nandito naman ang suriin. Hahanapin mo sa hanay B ang pinakaangkop na mungkahing solusyon sa mga suliranin na nasa hanay A. Ipapakita ko ito dito sa ating video lesson. Andito sa bahaging ito ang sasagutan mo't na tinutukoy ko. Subukan nga nating sagutan ang unang dalawang item. Ang unang item ay pagkasira sa relasyon ng magkapatid. Ang ikalawa naman ay pagpaplano ng masama ni na Don Pedro at Don Diego sa sariling kapatid. Nilagay ko lamang ang apat na maaaring sagot dito sa pagpipilian. Nilagay ko lamang ang apat na pagpipilian kung saan pwede kang pumili ng iyong sagot. Kaya naman, nandito ang letrang C, D, E at F. Bibigyan kita ng 10 segundo. May sagot ka na ba? Ano ang sagot mo sa unang item? Sa pagkasira sa relasyon ng magkapatid, ano kaya ang solusyon? Ang sagot mo ba ay letrang F? Tama! Kailangang manatili ang pag-uunawaan ng buong pamilya. Ano naman ang sagot mo sa item 2? Sa suliraning pagpaplano ng masama ni na Don Pedro at Don Diego sa sariling kapatid? Ang sagot ay letrang E. Dapat gumawa ng mga plano na hindi makasama sa kapatid. Nagawa mo ba ng tama? Kung oo, aba, napakahusay mo talaga. Tiyak kong magagawa mo rin ang iba pang item sa gawaing ito. Gawin mo na? Ngayon naman, tutukan natin ang pagyamanin. Nandito ang panuto para sa gawain 3. Nagkaroon ng mga pagsubok o siliranin sa paghuli ni Don Juan sa ibong Adana. Ibigay ang mga mungkahing solusyon nito sa pamamagitan ng grapikong pantulong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ginawa na ang unang bilang para sa iyo. Tingnan natin ang nagawang halimbawa. Makikita natin dito sa halimbawa na ang suliranin ay ang nanunuksong antok. Ang maaaring sariling mungkahing solusyon ay sasayaw at maglilibot sa bahay. Nakuha mo ba kung paano gawin ang ating gawain? Subukan natin gawin ang item 2. Ano kaya ang maaaring solusyon natin sa pagsubok na ito? Pagkainggit sa kapatid. Mag-isip tayo sa loob ng 8 segundo. Ang sagot mo ba ay? Alisin sa isip ang inggit at isiping pantay-pantay ang turing ng magulang ninyo sa inyong magkakapatid. Maaaring may iba ka ring sagot. Naniniwala akong tama ang mungkahi mo dahil pinag-isipan mo yan. Basta ang isipin mo kapag magmumungkahi ka, handa kang bigyan ng rason kung bakit iyon ay tama ang mungkahi upang makita mo na makakatulong talaga ito sa pagresolba sa isang suliranin. Gawin mo na ang iba pang item. Kaya mo yan. Pwede mo pong i-pause ang video na to para magawa mo ang iba pa nating gawain. Ngayon naman, nasa tayahin na tayo. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik ng pinakaangkop na sagot sa sagutang papel. Subukan nating sagutin ang unang dalawang item. Magbibigay ako ng 8 segundo para sagutin mo ang mga katanungan. Sa unang item, 8 segundo. Ang tamang sagot ay titik D. Nakuha mo ba? Aba, ang galing naman. Sa ikalawang item, 8 segundo.
Ano ang sagot mo? Ang tamang sagot ay titik A. Ang galing-galing naman kung nakuha mo. Tiyak ko makukuha mo lahat ang mga sagot sa lahat ng item. Kung gayon, maaari mong i-pause na naman ang video na to para magawa mo ang tayahin. Huwag kang magmamadali. Gawin mo ito ng maayos. Ngayon naman ay nasa karagdagang gawain na tayo. Sa bahaging ito, susukatin mo ang iyong sariling kaalaman kung paano masosolusyonan ang mga suliraning nakikita sa iyong kapaligiran. Sa gawain 5 nga, magbibigay ka ng mga mungkahing solusyon sa sumusunod na suliranin sa iyong module. Ito nga ang gagamitin mong gabay sa paggawa mo sa ating gawain. Dito ka na rin maglalagay ng iyong mga sagot na solusyon para sa ating karagdagang gawain. Isipin mong mabuti kung ano ang magandang solusyon ng mga nakikita mong suliraning pangkapaligiran sa bahaging ito. Paano mo nga ba matutulungan ang kapaligiran at ibang tao batay sa mga naiisip mong solusyon? Isipin mong mabuti kung paano ka makakatulong. Dito na nagtatapos ang ating video lesson. Inaasahan kong matatapos mo lahat ang gawain sa ating Module 5. Tandaan, mag-aral mabuti ng buhay ay bumuti!